Dear Padre Carpintero, madalas po akong sumusubaybay sa inyong programa. At madalas tumitibok po ang puso ko habang nanonood po ako. Kasi nakikita ko talaga ang galaw ng Diyos sa buhay ng bawat guest nyo. Sa tuwing nanonood po ako ay ramdam na ramdam ko na buhay ang Diyos at nandyan siya kasama natin. Kasi ang galing po eh. Alam niya talaga kung saan tayo lahat tatagpuin. Nang nalaman ko po ang tungkol sa Real Talk, ay nainganyo po ako na sumulat at magbahagi ng parte ng aking buhay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bea T. Hest. Bata pa lang po ako ay gusto ko na pong magmadre. Gusto ko po pag nakakakita ako ng mga nakabelo at sama-sama silang nagdadasal. Laging nakangiti, lalo na sa mga bata. Hanggang sa nag-decide po ako na pumasok at itry ang buhay kumbento. Subalit, di rin po nagtagal ay pinili ko po muna na lumabas at ipagpatuloy ang buhay sa labas. Naging masaya naman po ako ngunit ramdam ko na may kulang at lagi ko siyang hinahanap-hanap. Nakakapagod po. Meron talagang kulang at lagi ako nitong dinadala sa panalangin. Madalas ay meron akong kaibigan na nag-iimbita sa akin mag-adoration. Sa mga oras na ito po, ng katahimikan ko na hanap yun. Ramdam ko na masaya ako at payapa. Nang magkaroon po ng pandemic, ay naging matindi po ang kagustuhan ko na bumalik. At parang lalong pinapatunayan ni Lord yung kagustuhan ko po dahil simula nito ay nakasali ako sa isang ministry at isang youth group kung saan lalo kong naramdaman ang aking kagustuhan na maglingkod sa kanya bilang isang religious. Ngunit, ngayong mga lumipas na araw ay nababagabag ako sapagkat unti-unti ay pinipili ko din na iwasan ang kagustuhan ko na ito. Parang ayoko na po. Kasabay din po nito, parang nararamdaman ko po na lumalayo po ata ako, lalo sa aking pananampalataya. Lahat po para maiwasan ko na isipin muli at maramdaman yung kagustuhan na iyon. Feeling ko po ay nawawala ako. Kung pwede lang po, ibulong na lang ni Lord sa akin kung para saan ba talaga ako. Pagod na siya, no? Ramdam ko. Bakit po kaya sobrang hirap mag-decide? Bakit po kaya may mga moments na sigurado ka? Ngunit may mga moments din na parang ayaw mo na. At tanong ko na lang din po sana, namamatay po ba ang bokasyon ng isang tao pag hindi niya ito hinanap? O pag hindi mo to hinanap, ipapakita na lang sa'yo ni Lord kasi di ka nag-e-effort hanapin. Pag mas malaki po ba ang give up or ni-risk mo, mas strong ang vocation mo? Sana po ay matulungan niyo po ako. More power to you po, Voktok. Sobrang ganda po ng inyong programa at sana po ay huwag kayong magsawang tulungan ng mga nawawala gaya ko upang makahanap kami ng kasagutan at kaliwanagan tungkol sa aming bokasyon. God bless po sa inyo. Nagmamahal, Bea T. Hest.